Yo mga pinsan, kamusta? It's been a while and I'm really excited sa event na pupuntahan natin. Hihintay ko to ng ilang buwan. Last video, nakita nyo naman, tayo yung nanalo ng ticket for kasaysayan, Manila Wrestling Federation during the Dexcon event at Cards Bros. So, ito yung ticket, yan yung proof kasaysayan. Ewan ko kung nakita nyo. And it is today, March 5. It says it's 4:30 pero kitang-kita nyo sa relo, malilate na tayo kasi 4:25 na, nandito pa tayo sa condo and medyo malayo to. Matagal ko nang gustong ma-experience yung Manila Wrestling Federation or Pinoy Wrestling in general in live action. Pero ngayon lang na rin ito magagawa kasi in the past few months medyo busy at hindi kami nagkakatagpo ng schedule. So, yun! So, yun na nga, no? Kakadating lang natin dito sa Fitness Playground Philippines. At sobrang layo niya actually. Quick appreciation lang ng building nila or the parking lot. Ang daming graffiti, ang gandang tignan, pinsan. Ganda, ganda. Gusto ko talaga yung mga ganyang style. And ayun nga, pinsan, first time natin ito manonood ng Manila Wrestling Federation event. So sobrang excited ako. Akit na tayo para makita natin ano yung ganap. Yes, so you clap your hands as you guys. Pero hindi nyo ba alam kung wala ako? Kasi wala kami ni Ken Wine. Wala ako si Ken Wine. Nakanood ng wrestling live and masasabi ko nga talaga masakit siya sa katawan kasi maririnig mo yung mga tama nila, so props to them sa training nila and all. Pre, yung ganong tama, masakit yun. Masakit yun, obviously. Quick update lang mga pinsan. So around 8 PM na and nandito pa rin tayo. Ayan, nanonood pa rin tayo sa match. Ayan, di ba? Ito yung marami pa rin tao talagang nanonood dito sa wrestling match na to. And ang daming mga characters. Very versatile sila. And ayun, napaka-dynamic. Do you really want Fabio Pagisig? Isang squad, sa masasabi ko is napaka-diverse na mga karakter nila. May Katipunero, may Canto Boy, may parang mga Rey Mysterio, may brother na naniniwala sa libro ng liwanag, may mga konyo, at may mga Mr. Wrestling. Ang dami, basta sobrang lawak ng ano, paano ba sabihin to, malawak yung Philippine wrestling universe nila. Ang galing, ang galing. Sobrang nakaka-entertain siya. That's how you win, people. That's how you win. Pakisan nyo ka!
Aba, pintin o! By the way, mga pinsan, aside sa mga matches nila at sa mga characters, ang galing din at ang sayang pakinggan ng mga mic fights nila. So, mic fights, yun yung mga may hawak silang mic, tapos pinoprovoke nila yung future kalaban nila or kalaban nila. At the same time, yung storyline, may traiduran, mga ganong bagay. Pagod na kayo lahat, pero ang aking sobrang hats off sa mga wrestler pinsan kasi yung pain na nakukuha nila is not for us normal people. Pwede nyo magsabihin na fake yan or scripted, pero yung pain na nakukuha mo, natatanggap mo every time na ibagsak ka, totoo yun eh. Diba? So talagang masakit yan and only trained people can do it tulad nila. Wrestlers, athletes, as we can call them athletes to be honest. Sana itong wrestling na to, Philippine Wrestling Federation, magtuloy-tuloy sila kasi obviously, may future. May future, di mo matatanggal. Eh. Kasama mo naman sa Ayan Kaliwa, Tati Zamora, Galing Cavite. Siyempre, galing ako bago yung magasin ng barangay, Batasan ng Hibo. Gusto kayo! Tatapusin ko na din dito itong episode na to mga pinsan kasi gusto ko na din i-enjoy itong last few remaining minutes dito sa match.
or sa event itself. And salamat sa panonood sa ating wrestling episode, and hopefully makagawa pa tayo ng isa pang ganito sa future, and hopefully nandun ulit kayo para manood. So guys, don't forget to subscribe in our channel, and I'll see you again on our next episode. Peace!